Arriaso can win it for Alasa. And we're talking about the championship. Championship na ito. Pagpunasok ni Arriaso. Alasa wins it! Alasa! Bago pa man gumawa ng pangalan sa PBA ang mga katulad nila Eric Menk, Danny Siegel at Mark Kagiwa, ay may isang Phil-Am na ang naging successful at naging star na talaga sa PBA. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang manlalarong hindi mo lang maaasahan sa opensa, kundi pati na din sa depensa. Ano nga ba ang ginawa sa kanya ni Rudy Distrito, dahilan nga para maban sa PBA ang tough defender noon ng Ginebra? Tara, samahan niyo akong talakayin ang buhay ng nag-iisang the jet ng PBA. Walang iba kundi si Jeffrey Carriaso. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Produkto ng Sonoma State University ang 6'2 shooting guard na si Jeffrey Carriaso. After naman ng college stint nito ay nagdesisyon na si Jeffrey Carriaso na mag-apply sa 1995 PBA draft kung saan kinuha nga ito ng Alaska Milkmen bilang kanilang 6th overall pick. Ilan nga lamang sa mga nakasama ni Jeffrey Carriaso sa draft class na ito na gumawa din ng pangalan sa PBA ay sina Elmer Lago, 3-time Defensive Player of the Year na si Chris Jackson, Bal David, Dennis Espino, at Kenneth Durandes. Sa unang taon pa lamang ni Jeffrey Carriaso sa Alaska ay pinakita na nito na kaya niyang gumawa ng damage both on offense and defense na naging malaking tulong para sa Milkmen. Patunay nga ng bangis ni Jeffrey Carriaso ay nang mapasama ito sa PBA All-Star Selection at mahirang na 1995 PBA Rookie of the Year matapos nga mag-average ng 11.4 points, 3.9 rebounds at 1.5 assists. Sa taon ding ito ay nakamit ni Jeffrey Carriaso ang kanyang unang kampyonato sa PBA matapos nga talunin ng Alaska ang San Miguel sa kanilang Game 7 duel noong 1995 PBA Governor's Cup. Taong 1996 naman ay nang mapasama sa history si Jeffrey Carriaso matapos ngang mapanalunan lahat ng Alaska Milkmen ang tatlong conferences sa season na iyon at makuha ang elusive Grand Slam para sa Alaska. Dito din ipinamalas ni Carriaso ang tibay ng dibdib at mental toughness matapos ngang ibuslo ang dalawang crucial free throws sa dying seconds ng Game 5, dahilan nga para makuha ng Alaska Milkmen ang kanilang unang PBA All-Filipino Cup Championship. Pangatlong kupuna na nga ang Alaska Milkmen na naka-achieve ng Grand Slam na ito matapos ngang unang makamtan ng Crispa Red Manizers ng dalawang beses, San Miguel Beermen taong 1989 at ang pinakalatest nga ay sa San Mig Coffee noong 2014. Ilan nga sa mga nakasama ni Jeffrey Carriaso sa Grand Slam team na ito ay sina Pochuino, Bong Hawkins, Jojo Lastimosa, Alaska resident import Sean Chambers at si The Flying A, Johnny Abarrientos. Dahil naman sa angking bilis nito para sa height niya at kakayahang mag-penetrate at pumunto sa loob ng shaded lane, ay binansagan na noon si Jeffrey Carriaso na the jet ng PBA. Bago naman mag-umpisa ang 1997 PBA season ay na-trade na itong si Jeffrey Carriaso papuntang Mobiline na ngayon nga ay TNT Katropa. Nakakagulat na kagagaling lamang sa napakagandang season ni Carriaso sa Alaska ay iniwan ito ang Milkmen. Sa isang interview ay inamin ni Jeffrey Carriaso na masyadong maganda ang offer noon sa kanya ng Mobiline at feeling niya baka hindi na uli dumating ang ganong pagkakataon sa playing career niya. Kaya masakit man ay tinanggap niya ang alok ng Mobiline. Support role man sa Alaska ay naging primary weapon naman ng Mobiline itong si The Jet kung saan may averages ito na 16.7 points, 6.4 rebounds, 4.3 assists at 1 steal, ngunit sa kasamaang palad niya ay wala itong napanalunang championship sa loob ng tatlong seasons na pananatili sa Mobiline. Napasama naman si The Jet sa pool of 13 players na lumahok sa Bangkok Asian Games noong 1998 pero hindi nga ito napasama sa Final 12 ng RP Centennial Team na umuwing may bitbit na bronze medal para sa Pilipinas. Inamin nga ni Jeffrey Carriaso na lubos itong nasaktan sa nangyari at sinabing nagsilbi iyong inspirasyon para mas maging mahusay pa na basketball player. Taong 2000 naman ay nang ma-trade uli si Jeffrey Carriaso, this time ay sa Tanduay Ram Masters kung saan mga naging kakampi niya sina Sunny Alvarado, Dondon Hontiveros,
Rudy Hatfield at Eric Menk. Napakasolidong lineup man meron itong Tanduay ay tinamaan naman ito ng mga issues regarding nga sa mga pagka-Pilipino ni Rudy Hatfield, Eric Menk at Sunny Alvarado na lubos na nakaapekto sa koponan at tuluyan nangang madisband taong 2001. Dahil naman sa pagkakadisband ng Tanduay ay nakuha ng Coca-Cola Tigers si Jeffrey Carriazo kung saan nakasama uli nito sina Poch Winyo at Johnny Abarrientos. Sa Coca-Cola Tigers naman ay tila mas gumaling pa itong si Jeffrey Carriazo dahil kung noon ay halos nagre-rely lang ito sa bilis at galing nitong tumapo sa loob ng shaded lane, sa Tigers nga ay meron na itong maasahan na mid-range jumpers at 3-point shots. Sa 2002 All-Filipino Cup naman ay nang makatikim uli ng kampyonato si The Jet Jeffrey Carriazo matapos nga nitong talunan ang former team Alaska Aces para ibigay sa Coca-Cola Tigers ang unang kampyonato nito sa PBA. Dahil naman sa ganda ng performance ni The Jet na may averages na 19.2 points, 3.3 rebounds, 3.3 assists at 1 steal ay tinanghal ito ng 2002 PBA Best Player of the Conference. Napabilang naman uli si Jeffrey Carriazo sa national team na lumahok sa 2002 Busan Asian Games pero umuwi ngang walang medalya ang kuponan at bitbit ang tragic loss sa dati pamang nemesis South Korea. Nasundan naman uli ang kampyonato ni Jeffrey Carriazo sa Coca-Cola Tigers matapos ngang talunin ang San Miguel Beermen sa Game 7 duel nito noong 2003 PBA Reinforced Conference. Kinilala din noon ang naging ambag ni The Jet sa kampyonatong iyon ng Tigers matapos ngang mapili na PBA Finals MVP. Bukod niya kina Winyo at Abarrientos ay ilan lang sa mga nakasama ni The Jet sa Coca-Cola ay sina Rudy Hatfield, Bong Hawkins at PBA Best Import Artemus T. McClary. Kalagitnaan naman ng 2004-2005 PBA season ay na-trade na pabalik ng Alaska Aces si Carriazo kasama si Reynel Hugnatan kapalit ng mga All-Stars na sina Ali Peak at John the Arsenal Arrigo. Sa Alaska Aces ay bagamat unti-unti lang nababawasan ang point production ni The Jet ay consistent pa din itong nag-aambag sa offense at isa pa din sa mga inasahan ni Tim Cone ay ang depensa, work ethic at leadership nito. Dito ay nakakuha pa ng dalawang kampyonato si The Jet, Jeffrey Carriazo, matapos ngang pamunuan ni Rosel Ellis, Willie Miller at Sonny Toss na makuha ang 2007 PBA Fiesta Conference, samantalang nagtulungan naman sina Cyrus Baguio, L.A. Tenorio at import Diamond Simpson para maiuwi ang 2010 PBA Fiesta Conference title. Sa taon ding ito, nag-decide nang magretiro sa laro ng basketball ang isa sa mga best two-way players sa history ng PBA. Sa buong stint nga ng napakamakulay at napaka-successful na basketball career ni The Jet sa PBA, ay ilan lang ang mga ito sa mga career highlights at awards ang mga nakuha at nakamtan ng nag-iisang The Jet ng PBA. Napakaraming achievements man ang nakuha ni The Jet ay alam nyo bang muntik na sanang matapos ang napakaagang basketball career ni Jeffrey Carriazo noong 1995 matapos ngang banggain ni Rudy Distrito habang nasa ere dahilan nga para lumagapak ito sa playing court. Mabuti na nga lamang at safe ang pagkakabagsak ni Carriazo dahil kung minalas ay for sure malala ang kahahantungan nito. Dahil naman sa ginawang ito ni Rudy Distrito ay binan ito for life ng nooy PBA commissioner na si June Bernardino. Ngayon nga ay sinabi ni Jeffrey Carriazo na naghilom na ang sama ng loob nito kay Rudy Distrito dahil sobra na nga daw ang sinapit nitong pagban sa PBA at masaya nga siya sa pagbalik ni Distrito sa Pilipinas at sa mundo ng basketball. Bilang pagtanaw ng respeto at pagbigay-pugay naman sa mga nagawa ni Jeffrey Carriazo ay neretiro ng Alaska Aces at Coca-Cola Tigers ang jersey number nito na 22. Matapos namang magretiro ay kinuha na si Jeffrey Carriazo na isa sa mga assistant coaches ni Tim Cone sa San Miguel Coffee kung saan ilang kampyonato din ang mga napanalunan nito. Taong 2014 naman ay nangkunin itong head coach ng Barangay Ginebra Kings pero hindi nga nagmaterialize ang triangle offense nito dahilan nga para palitan ni Ato Agustin. Nagbigay daan naman ito para magbalik sa Alaska si Jeffrey Carriazo bilang assistant coach noong 2015 at matapos ngang bumaba sa pwesto bilang head coach ni Alex Compton noong 2019, ay ipinagkatiwala na ni Wilfred Uitengsu ang Alaska Aces sa kamay ng old reliable nito na si Jeffrey Carriazo. Lubos naman nagpasalamat si The Jet sa tiwalang ibinigay sa kanya ng big boss ng Alaska at sinabing ibibigay nito ang best niya
para sa nasabing challenge. Sa maagang head coaching career ni The Jets sa Alaska ay wala pa itong naibibigay na kampeonato, pero may mga ginagawa na ito na tingin niya ay makakatulong para maibigay ang 15th kampeonato sa proud franchise ng Alaska Aces. Ngayon nga ay nagli-lead by example itong si Jeffrey Carriazo para sa koponan niya at masayang kasama ang athletic at napakaganda nitong may bahay si Erica Padilla. Ikaw ka, Dribble, isa ka din ba sa mga believe sa galing ni Jeffrey Carriazo sa opensa at depensa? Shoutout nga pala sa ating solid na subscriber na nagsuggest ng topic natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!